Hello guys, welcome to my vlog. Ayan, andito kami ngayon sa father ko upang magtanong ng mga sangkap tungkol sa pangontra sa virus dahil sa matagal na nagdaan na mga panahon, siya ang may kaalaman para hindi mahawa ng virus. Ayun, interviewin natin siya ngayon guys. Dad, ano ba ang iyong kaalaman para maiwasan ang nakakahawang sakit na likha ng virus para naman maipabahagi sa ating kababayan ngayon ay dumaranas ng sintomas ng likha ng virus? Unang-una sa lahat, maghanda muna tayong ng mga sangkap kagaya ng vinegar, mainit na tubig, asin, at Johnson Baby Oil. Kung meron kayong vinegar na Del Monte ang pangalan, yun po ang pinakamabisa sa lahat na inyong gagamitin. Dad, ano ang mga dapat gawin at paano gagamitin? Kagaya nga ng mga nabanggit ko, ng mga sangkap, kung nakaprepara na mga sangkap na yan, kagaya ng tubig, magpapainit kayo at katamtamang init lang, hindi naman masyadong mainit, yung kaya ng inyong katawan. Yung isang baldin tubig, haluan nyo ng vinegar. Sa isang baldin tubig, lalagyan mo na isang baso na vinegar. At ang pangalawa, kung gusto nyong mas malakas pa, gawin yung dalawa. Dahil mas mabisa pagdami. At yun namang sinasabi kong paggamit ng langis na BB oil, kung kayo ay may ubo at matinding ubo, ipapahid nyo muna sa likod at sa ulo at sa batok bago kayo maligo. Yan pong mga bagay na yan ay gagamitin sa pagligo. At huwag na kayo magbabalaw kasama na yung suka, na may suka kayo. Yung mga bagay na yan na inyong gagawin at inyong gagawin na, isa pong pinakamabisa kung kayo ay may matinding lagnat. Lalo na yung minamalarya na miski nakakumot na kayo, nangangatal kayo. Hintayin ninyo kayo ay pawisan at makatapos ng mga pawisan, maghintay kayo rin ng mga kalahating oras. At sa pagkatapos ng kalahating oras, iligo nyo na. Kagaya nga niya mga sinabi ko, vinegar maligam-gam na tubig at langis na magpahid sa likod para hindi lumala yung inyong ubo. Yun lang po. At tungkol naman po sa paggamit ng asin, totoo po yung mga sinasabi nila kagaya ng mga napapanood ko na napakabisang gamot ng asin. Subalit, nasa mali lang po ang kanilang mga paggamit. Sasabihin ko po sa inyo ang tamang paggamit ng asin. Para mas malakas ang bisa, lagi niyong gagamitin ang pagmumog ng asin na may mainit na tubig bago mga matulog. Para sa loob ng 6 na oras, nakababad po yung asin sa inyong lalamunan at doon tutunawin niya ang kanyang plima. Pero kung gumamit kayo ng asin sa loob ng 1 oras, nagbalaw din kayo, uminom kayo ng kape, uminom kayo ng soft drinks, halimbawa, useless din po yon, wala din bisa yon. Kaya ang pinakadabis po ng paggamit ng asin na may maligam-gam na tubig bago po matulog, yun po ang pinakamabisa sa lahat. Hanggang dito na lang po at hindi na po ako magpapakahaba ng kwento. Gusto ko lang po maipabot sa lahat na ating mga kababayan ang konti kong kaalaman tungkol sa mga karamdaman na sinasapit ng ating mga kababayan ngayon dyan. Kagaya po ng sinabi ko, maligo lang na maligam-gam na tubig na hahaluan ng vinegar. Kung may makikita po kayong Del Monte na vinegar, yun po ang pinakamabisa sa lahat ayon sa aking karanasan. Kaya halina na po mga kababayan, inyo na subukan at gawin na sa mga oras na ito kung kayo may mga pagkakataon. Dahil sinisigurado ko po sa inyo na isang napakalaking tulong nito para sa virus na kumakalat sa ating bansa ngayon. Yeah.
Sinisigurado ko po sa inyo, kapag nagamit nyo at nasubukan ang mga sangkap na ito, ang matindi ninyong lagnat at trangkaso, sigurado mawawala at magiging presko ang inyong pakiramdam. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nakikinig at nakapanood ng bidyong ito. At sana po may pamahagi nyo naman sa iba natin mga kababayan at mga kaibigan at mga kamag-anak, dahil isang malaking tulong para sa ating kaligtasan.